Hello guys, today I am sharing you Team Red Biyahing Davao Adventure. So, Via Buda yung dinaanan namin, Bukid Noon, Davao. For this trip, first stop namin is Impasugong. So, dumaan kami via Cagayan de Oro going to Impasugong Communal Ranch. Good thing with this trip, our little one is just cooperating. Kung hindi yan tulog, yan kumakain lang yan. Kaya super goods yung trip nito. Before you proceed to Communal Ranch, make sure na dito pa lang sa landmark na to magbayad na kayo ng entrance fee, parking fee and other, para mas makatipid kayo kaysa pag doon na kayo magbabayad sa loob, medyo mahal na yung presyo. Ito na yung daan papunta ng Communal Ranch. Kaya dito pa lang, solve na yung mata mo. Ang ganda ng mga tanawin. So ayun, pagdating namin doon, walang eme-eme, labas yung chair. Kaya yan, picture-picture agad. Tapos pag andito ka na sa Communal Ranch, hindi kompleto yung tour mo dito kung hindi ka makaka-experience ng horse ride. Ha? Bye-bye, B. Bye-bye. Eh, ninyo. Lugi ka, oh. B, smile, B! After namin ng horse ride, hindi na kami nagtagal dito sa Communal Ranch. Kaya, lipat na kami agad to the next place. And yung next place namin is medyo malayo-layo pa. From Impasugong, our next destination is Katihan Eco Park. Medyo malayo-layo to. Tsaka papasok. Nakita ko lang tong lugar na to sa Google Maps. Medyo malayo-layo talaga siya. At may river crossing. River crossing tayo, river crossing. Kung sakali pupunta kayo dito sa Katihan Eco Park, I recommend na magdala kayo ng medyo mataas-taas na kotse kasi pag sedan siguro, I'm sure hindi yata pwede dito sa river crossing kasi medyo malalim to. Kaya either pickup or kaya SUV pwede dito. Well, papunta ka pa lang dun sa Katihan Eco Park, napakaganda ng mga tanawin na madadaanan mo, pero at this point kinakabahan na talaga ako kasi palagi na lang kami packet. Saka lagyan mo no? Palagi na ako. Saan ipo dulo? Pag nakadaan na kayo sa barangay na to, malapit na kayo doon sa Katihan Eco Park. Kailangan lang mag-log dito. Pasok mo agad, dito na yung bubungad sa'yo. Ganda ng view! Kahit ang layo ng biyahe, sulit na sulit pagpunta ka dito. Pagpunta ka dito. Super! Since originally, hindi naman nakaplano yung Katihan Eco Park na to, kaya wala kami dalang baon. Buti na lang, meron silang available na mga pagkain and drinks dito. Pwede kang mag-order. 640, sir. Ano, 1,000. Ado ka rice, ra. Kaya tulong naman din natin. Yeah.
Meron din silang kubo na paglabas mo may pool na 3-5. Yung kubo na ordinary 2-5, tsaka yung couples room 2-5. Tapos ito yung pool nila. Ganun. Yan, couples room. Tapos yan yung view. Oh, di ba? Tapos, ito yung laman sa loob. Tingnan natin yung ilaw. Ayan. May CR. May shower. Nice. Ito naman yung kubo nila. Medyo maliit siya kaysa doon sa couples room, tsaka walang shower. Yun lang pinagkaiba nila. Kubo. If you're looking for a good place to a family trip na tahimik, ito yung best na may recommend ko na lugar, Katihan Eco Park. Medyo malayo siya sa biyahe, but sulit na sulit. Kaya see you on our day 2 tour adventure going to Davao.